Hello! What's up mga boss? Kumusta kayo? And welcome back dito sa ating channel. At medyo matagal tayong hindi nagkita talaga. Medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. Kasi nga bukod sa magiging vlogger, meron din tayong negosyo din na kailangan sikasuhin. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon is about remap. So tamang-tama kasi yung sasakyan natin, kung maalala nyo yung previous tune nito is hindi natin naayos yung pagre-remap kasi nga yung actuator natin isira, kung maalala nyo before race. Pero despite that, nakagawa pa rin tayo ng magandang oras dun sa karera natin. Ngayon yung karera natin hindi natapos sa Davao. That was 1 year ago na yun. Street tune lang tayo ngayon. Kasi last time nag-dyno tayo, pero unfortunately yung dyno ngayon is hindi available kay Fats Garage kasi nga sira. So ang maganda naman na yun is i-tuner ako ni Speedwork. So ibig sabihin, hindi na ako kailangan pumunta ng Davao. Ako mismo is makakatune na ng sasakyan ko. Ano ba yung remap? So yung remap is isa yun sa way kung paano mapapa-improve ang overall performance na yung sasakyan. Kasi yung mga sasakyan natin, brand new from the manufacturer, is tuned lang yan, 70% lang ng kanyang total capacity. So kung ano yung kaya niyang gawin ngayon, 70% lang yan ang kaya niya. So ngayon, ang ginagawa ng remap is pinapalitan yung software para yung tuner natin is makakapag-penetrate siya dun sa ating computer box, sa ating ECU. Parang dadagdagan lang nila para maging full potential yung takbo ng ating engine. Kaya kung stuck ka, tapos nagpa-remap ka, yung stock is 70% lang, so ikaw 98%, 90%, so parang ganon. So na-unleash lang nila kasi yung capacity ng injectors mo hindi pa full potential, yung sa turbo mo point kaya pa namang taasan. Ayun, so ayun, ito na, na-on na natin yung laptop natin. So ang gagawin ko, ito yung gagamitin nating software. Ay, ano yun? Ito yung gagamitin na yung software. Ito yung software ng Strada ko, ito yung ginagamit ni Speedworks Ecotec. So ito, i-coconnect natin sa ating sasakyan. Tapos yung gagawin ko lang naman dito is i-tune lang naman eh. Kasi ako yung i-tuner, ibig sabihin ako lang yung maglo-load ng program sa sasakyan ko, pero yung nag-a-adjust din ng parameter sa ECU natin is direct parang from Manila. So kailangan natin dito is internet connection. Ayun, at saka communicate lang kami dun sa tuner. So ngayon, gagawin ko magpe-penetrate ako dun sa system. Papakita ko yung kung anong current situation ng sasakyan natin, ano yung mga parameters, and then isi-send ko doon back sa tuner natin sa Speedworks. And then after that, i-adjust nila. Tapos pag na-adjust na nila, sa-send nila balik sa akin, tapos i-load ko dito at papatakbuhin na natin ulit. So ayun, so load ko muna. So ito yung kakailangan natin, ito yung laptop, ito yung UBD na Ecotec, ito yung ko-connect natin sa computer box. Tapos ang dulo niya na connect sa laptop. Tapos ito yung license key ng Ecotec. So lalagay natin yung dito. Lalagay natin yung USB. Tapos ito ay ko-connect natin dito. Tsaka ito. Tsaka ito ay ko-connect natin sa ating UBD. Ang UBD natin makikita natin dito. So ko-connect ko lang 'yan. Tsaka kailangan natin ng internet connection kaya ako naka wifi ako dito sa cellphone. So ayun na, naka-connect na tayo. Ito yung natin. So i-load natin tapos i-send natin sa natin sa tuner. Tapos bibidyo natin yung usok tapos papadala natin sa kanila. Ayun. So naka-map access na tayo. So gagawin natin ngayon, papatakbuhin natin siya sa fourth gear pull. So gagawin natin, ipa-manual natin 'to. Tapos manual driving tayo. Tapos yung usok mamaya, i-video natin. Tara, let's go. First gear. Second gear. So pababain ko lang 'to. Para mabigyan natin yung usok. So, i-video ko na yung usok, ha. So ayun, ginawa natin fourth gear pull at saka binidyo natin yung usok, yun yung papadala natin sa tuner natin. So ayun, sa-save ko lang muna at papadala ko sa kanila. Advantage naman ng street tuning, mas makakamura ka kasi wala kang babayaran kasi yung sa daan ka lang nag-tune. So ang disadvantage lang naman nun kasi may mga sasakyan, so una-una yung safety. Pangalawa is yung hindi mo siya mapipiga talaga kasi kailangan mo ng mahabang daan na walang sasakyan eh. Kasi pag nag-street tune ka tapos
may sasakyan sa harap mo, magpipipipreno ka talaga. So, hindi mo siya mapipiga. So, mas ano talaga, mas okay talaga ako. Highly recommend talaga yung dyno tuning. So, ngayon nga lang talaga, nasa nabanggit ko nga, wala tayong available na dyno, kaya nag-opt tayo sa street tuning. Gusto ko rin i-try yung street tune. Ngayon pa mas ngayon pa kasi 'to mga street tune yung sasakyan natin. Tayo lang natin yung reply ng ano natin. So, punta muna ako dun sa shop ni Boss Dario. Hanap ako ng kasamang mag-tune. Kasi mahirap pag ikaw lang isa eh. So, marami rin nagtatanong, Boss, masisira ba yung sasakyan ko pag nagparemap ako? So, ang sagot dyan is, depende. Ang dapat yung tandaan pag nagpaparemap kayo is humanap kayo ng matino at magaling. Yung magaling at may yung magaling at reputable talaga na tuner. Yung may reputasyon na talaga sa pagre-remap. Ang importante diyan, gumawa mag-research kayo kung saan yung mga na-tune nila, ano yung performance, may nasira na ba, anon. Sa akin kasi based on my experience sa Speedworks, simula stock hanggang ngayon na medyo marami na tayong nalagay, hindi pa naman nasira yung makina ko. Okay pa naman yung takbo, maganda ng yung takbo, mas gumanda. Kasi ang advantages ng remap is parang yung tuner natin binabalance niya lang yung ano eh, i-increase sa boost, nag-increase din tayo ng fuel para at least maganda yung air and fuel mixture. Kasi yung sasakyan natin is lumalakas, depende yun sa air and fuel mixture. So mas maraming hangin, mas maraming krudo, mas malakas yung sabog, mas malakas yung power. So pangalawang tanong is, meron din nagtatanong sa atin kung pwede ba daw sila magparemap ng stock, walang papalitan, all stock lang, ganun. O pwede naman, kahit galing pa kayo ng factory, galing pa ng kasa, pwede nyo iparemap yan. Yun nga lang, pag nagpalit kayo ng mga pyesa, for example, air filter, nag-full exhaust kayo, nagpalit kayo ng intake pipes, turbo, injectors, ganun, so mas ma-maximize yung gains. So ibig sabihin, mas malakas ang pwede mong makuhang power gain kaysa doon sa all stock lang. Ng all stock, pwede naman, walang problema. Yun nga lang, pag may pinalit ng pyesa, mas malaki talaga yung gains mo, mas malaki yung power na madadagdag. At saka meron ding mga tao na ayaw din sa usok, lalo na sa diesel. Ayaw nilang mausok na sasakyan kasi pangit tingnan, parang luma. Kasi yung iba hindi naiintindihan eh. Kasi mausok yan kasi maraming krudo. Rich eh. Rich fuel and air mixture. So, yung iba naman, pwede naman nating gawing lean yan. Pwede naman nating gawing balance, EFR lang yan. So, pupwede naman kasi sa mga nag-offer, katulad ng Speedworks, nag-offer siya ng customized tune. So, ibig sabihin, custom tune na kayong mag-decide kung anong gusto nyo sasakyan nyo. Gusto nyo mausok, gusto nyo malakas, gusto nyo malakas, gusto nyo walang usok, ganun. Pupwede naman, depende yan sa inyo. Basta custom tune lang. Sila nang bahalang mag-a-adjust yan. Yan yung power ng tuner natin. So ayun, naload ko na yung program, tapos ira-run ko na ngayon. Tingnan ko kung anong yung nagbago at saka kung kaya pa nating dagdagan. Sasamahan ako ni Miss Bionic, ever supportive wife, you know, seatbelt dapat. So yun lang talaga ang problema sa street tune, marami talagang sasakyan. Pero hanap lang tayo ng lugar na walang masyadong sasakyan, na medyo straight. Marami naman ganyang ano dito sa area namin eh. So, ayun na nga at ginabi tayo. Dumilim na. Pero ayun, patapos na tayo. So far, naging okay yung tune. Pero for sure, pag available na yung dyno ni Pat, paparitso natin to sa dyno kasi mas maganda talaga makita mo yung actual figures eh. Ayun. So, ayun. Sa mga gustong magparemap, hindi naman ibig sabihin na nagparemap ka, kakarera ka na. Hindi naman ganun.
Maraming benefits ang remap, hindi lang naman siya pampabilis. Minsan sa mga lower RPM, sa mga all stock ng sasakyan, mas nagiging fuel efficient siya kasi mas nababurn ng complete yung ano eh, yung fuel. So ayun, isa yun sa mga advantages. At saka isa rin sa gusto kong advantage ng pag na-remap ka is yung safe overtaking. Kasi nga, mas matagal kang nakababad sa overtaking lane, mas delikado. Eh kung mas madali kang makakapag-maneuver sa overtaking lane, eh di mas safe, diba? So ayun, yun yung mga benefits ng remap. Yun yung mga para sa akin, bakit ako magpaparemap. So hindi lang naman kakarera ka talaga, pero isa na yun, kakarera ka sa legal, sa tamang drag race lang. Pag sa highway naman, yun lang yung gusto kong mangyari para maka-safe overtaking lang tayo. Ayun. At saka yung fuel efficient. At hindi naman masisira yung sasakyan nyo. Basta tatandaan nyo lang palagi na pag nagpa-remap kayo, doon sa reputable tuner, sa magaling na tuner. Yung marami nang nagawang sasakyan, marami nang naging maayos yung performance, yung reviews sa kanila. Magre-research dapat kayo kung sino yung mga magandang tuner dito sa Pilipinas. Isa na doon, Speedworks, I highly recommend. Kasi hindi ako nagre-recommend unless matry ko. So sa akin ngayon, na-recommend ko talaga Speedworks kasi nga natry ko at saka tested na dito sa akin. So ayun, dito na ako sa bahay ulit. Natatapos ko lang patakbon. Problema ko ngayon is hindi ko siya mapatakbo ng comfortably kasi medyo traffic na. So I decided na tama na lang muna. Ayoko munang, kasi ayokong i-risk yung safety ng iba, saka safety ko rin. Kaya, ayun, tigil muna. Ipapa-ano lang natin, i-continue lang natin pag once pwede na sana sa dyno para mas okay. Tapos, ayun. So, I hope sa video na to, na yung mga may plano magpa-remap, medyo di ba masyadong alam yung pagpapa-remap. I hope meron kayong konting kaalaman na tutunan sa video na to. Sa remap is tuner dependent talaga. So dapat talaga magaling yung tuner, marunong, para at least safe yung sasakyan mo, tsaka safe yung investment mo rin sa pagpaparemap. So yung mga piyesa mo. Hindi lahat ng tao is pabor sa remap. Merong mga ayaw, meron ring gusto. Sa akin kasi personally experience, dati kasi ayaw ko rin magparemap kasi bago yung sasakyan, baka masira. Pero I take the risk na itry. Tapos ayun naman, naging resulta is naging okay naman. Yun ang talagang unang-una ko talagang ano is maghanap ako ng tuner na very expert na pagdating sa pagre-remap. Ayun, natagpuan ko yung Speedworks. So ayun, ito yung Bionic van natin. Ayun yung ating Strada. So, sa susunod na video natin, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat gawin at mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin pag pag may plano kang magpa-remap, ano yung mga dapat mong palitan, yung mga hindi mo dapat galawin. Ayun, salaman nyo yan sa next video. Kaya kung hindi ka pa nakapasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. At saka shout, ano din pala, flex ko lang tong bago nating shirt. So ito yung merch natin. So mabibili ito sa Shopee, meron sa Shopee. So search nyo lang, Race Mode Bionic Man, at lalabas na to. So ayun, peace, bye.